Mariing itinanggi ng isang pari na sinabi niyang demonyo ang umunoy aparisyon ng Birheng Maria sa Lipa, Batangas. Kinasuhan siya ng offending religious feelings ni dating Sandigan Bayan Associate Justice Harriet Demetrio. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Hindi raw sukat akalain ni Father Winston Kabading na darating ang araw na makukulong siya. Kaugnay ito sa kasong offending religious feelings na isinampa ni dating Sandigan Bayan Associate Justice Harriet Demetrio laban sa kanya. Hindi nagpa-interview si Demetrio, pero sa kanyang complaint affidavit laban sa pari, binanggit ang Article 133 ng Revised Penal Code na nagpaparusa ng hanggang 2 taon at 4 na buwan na kulong sa sinumang makakasakit sa damdamin ng mananampalataya. Sabi ni Demetrio, deboto siya ng Our Lady of Mary Mediatrix of All Grace na sinasabing nag-aparisyon sa Lipa City, Batangas noong 1948. Noong panahon na yon, umulan umano ng rose petals sa kumbento ng mga madre. Ilan sa mga petals sinasabing kinakitaan ng mga imahe tulad ng mahal na birhen. Nagpakita rin daw ang mahal na birhen sa isa sa mga madre at nagpakilala bilang Our Lady Mary Mediatrix of All Grace. Hindi pinaniwalaan ng mga lider ng simbahang Katolika noon ang aparisyon, pero nagpatuloy ang debosyon sa imahen hanggang ngayon. Naniniwala si Demetrio na duty ng state na protektahan ang kanyang religious freedom. Bilang isang deboto ng Our Lady Mary Mediatrix of All Grace, para na rin daw siyang biktima sa pagsasalita umano ni Father Kabading laban dito. Isa sa tinukoy ni Demetrio ang conference na dinaluhan ng mga exorcist priests, kabilang na si Father Kabading, kung saan lumutang ang usapin kung demonic ang aparisyon. Mariin namang itinanggi ni Kabading na sinabi niyang sa demonyo ang aparisyon. Hindi rin daw siya nagsalita sa publiko o sa place of worship tungkol dito. There were no authorized uploading of the documents or the videos. Nagtanong ako, how about if the particular image is in a church? Naka-ano na siya sa altar, what is our proper disposition? Our bishops told us we can use it provided it is not associated with the apparition. Hindi ako yung tinatanong. Ako lang yung nagtanong. Nakapagpiyansa ng 18,000 pesos ang pari noong May 15, Lunes, matapos makulong ng Sabado at Linggo. Ayon sa kanya, ang konteksto ng pagpapaliwanag niya tungkol sa apparition ay mula sa ilang dokumento. Kabilang dito ang 1951 Papal Decree na nagsasabing hindi supernatural ang aparisyon sa Lipa. Noong 2015, kinatikan daw ito ng Congregation of the Doctrine of Faith ng Vatican na hindi of supernatural character or origin ang sinasabing aparisyon. Kung isipin mo siya from a theological perspective, paano ginagamit ang simbahan yung word na supernatural? Yung word na supernatural is always pertaining to God. Is it wrong to believe in the mediatrix? No. Is it wrong to use the image? No. Provided you do not associate it with the apparition. Para naman sa isang debotong nakausap namin, patuloy lang siya sa kanyang debosyon sa aniyay mahal na birheng nagpakita sa Lipa kahit pa kino-question ito ng iba. Naniniwala po kami na dadating ang panahon kung talagang pag-aaralan ito ng Vatican, kanila pong makikita ang katotohanan o ide-declare din nila na totoo ang ma-aparisyon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.